Magandang araw mga kabaro, welcome sa All Maritime Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and click the notification bell para sa susunod pa naming mga videos. Bago tayo magsimula, gusto naming pasalamatan ang aming mga subscribers and followers dito sa All Maritime. Gusto naming malaman ninyo na ang inyong pag-subscribe ay nakaka-inspire sa amin para gumawa ng mga bago pang videos. Magandang araw mga kabaro. Welcome sa Kabaro, Did You Know? Kung saan, pag-uusapan natin ang mga latest Marina circulars at advisory. Lalong-lalo na, ang mga direktang makakaapekto sa mga marino. Ang good news na pag-uusapan natin sa video na ito ay hindi na mandatory training courses ang MLC, OLC, ETO, at ETR under the new system. Iyan ay ayon sa Marina Advisory No. 2021-23, Series of 2021, dated May 7, 2021. With the subject, Clarification Reiteration of STCW Advisory No. 201905, on the implementation of STCW Circular No. 2018-02, entitled Standards for Mandatory Training Courses under STCW Convention, 1978, as amended. Issued by Marina Administrator Vice Admiral Robert A. Empedrad, AFP, retired. Actually, follow-up or reiteration ang advisory na ito, dahil may mga kamwestiyon sa unang paglabas ng advisory. In short, may mga gustong gawin paring mandatory ang mga courses na ito. Buti na lang at naging firm ang stand ng Marina ukol dito. Ang nilalaman ng advisory na ito ay ang mga sumusunod. Una, hindi na mandatory courses ang mga sumusunod. Management level course for Marine Deck and Engine Officers. Operational level course for Marine Deck and Engine Officers. Electrotechnical Officers. Electrotechnical ratings. Pangalawa, kukuha lamang ng mga nasabing courses per function kapag tatlong beses nang bumagsak ang seafarer sa exam o kaya'y assessment sa function na yon. Impact the mariners. Una, makakatipid sa course fee. Example, for Marine Deck and Engine Officers ang estimated savings sa course fee ay humigit kumulang 51,000 piso. Pangalawa, mababawasan ang oras sa pag-training. Example, for Marine Deck and Engine Officers ang estimated savings sa time ay humigit kumulang 120 days kapag tuloy-tuloy. Apat na buwan din yan. At dahil hindi na mandatory, mas marami na ang time with family at sa bakasyon. Pangatlo, makakatipid sa allowance. Example, assuming ang allowance per day ay 300 piso at ang accommodation per month ay 1,500 piso. Sa 120 days o 4 months, ang total na gastos ay 42,000 piso, hindi pa kasama ang pamasahe dyan. Suma total, makakatipid na ang mga marino ng humigit kumulang 93,000 piso at di na rin sila mag-training ng 4 na buwan. Taking savings diba? Kung ang gastos sa loob ng bahay kada buwan ay 25,000 piso, sa 93,000 piso, mayroon ka nang gagastusin sa loob ng humigit 3 buwan. Salamat talaga sa Marina New System. Iyan lamang ang pag-uusapan natin sa video na ito. Maraming salamat. Please subscribe para sa susunod pa naming mga videos. Kung sa tingin mo, makakatulong ang video na ito sa iba pa nating mga kabaro, please like and share this video, and subscribe to our channel. Don't forget to click the notification bell para sa mga susunod pa naming mga videos. Follow us also on our Facebook page at All Maritime. Thank you.